Good day everyone, this is Gerald. So for today's video, ibabahagi ko lang sa inyo yung mga nabili kong cycling gears and apparel sa Shopee. Tulad na lang ng helmet, gloves, cleat shoes, cleats pedal, socks, cycling jersey, tsaka shades. So yun, nandito sila lahat. Pero unahin na siguro natin itong pinakamalaki. Ito yung helmet na nabili ko. Actually, lahat ng diniliver sa akin is binuksan ko na. Ayan, no? Binuksan ko siya nung araw na diniliver. Siyempre, dinouble check ko kasi baka mamaya mali yung diniliver yung seller, di ba? Or may damage yung item. Para pwede ko siyang ma-report or ibalik agad. Pero for the sake of this video, binali ko siya lahat. So, re-unboxing na lang yung gagawin natin ngayon. So, simulan na natin. Itong helmet na i-unbox natin is Cast Protone or Protone. Hindi ko sure. Pero anyways, in-order ko siya nung January 3. Dumating siya nung January 12. Buksan na natin siya. So, ayan siya. In fairness, very safe yung helmet kasi maganda yung bubble wrap na ginamit nila dito. Ayan o. So, ilabas na natin siya. Wow, naka-plastic pa siya oh. Wow. So ito na yung helmet natin, yung cask, ayan siya. Nabili ko pala ito for $1,145. Pinili ko yung puti and glossy to. So kung mapapansin nyo, meron siyang 20 ventilation. It means 20 yung butas niya. Ayan, sa gilid, ito sa likod. Para sa airflows. Tapos, merong nakalagay dito, ayan o. Protone. Then, cast. Pati dito sa gilid. And then, sa likod. And then, cast. Ito naman yung itsura ng loob niya. Ayan o. So, maganda yung ano niya, yung internal cushion. Makapal. Tapos, meron din dito. Ayan. And then, may nakasulat dito. Ayan. Basahin natin. Cast Protone 2.0 helmet for cyclists and for users of skateboards and roller skates. Yung timbang niya is 215 grams and then adjustable 52 to 58 centimeters. Medium size pala itong napili ko. Ayan o. Ito pala yung adjustment niya. Ayan siya. And then ang isa pang kinagandahan dito is yung strap niya is leather. Then may nakalagay dito is made in Italy. Ayan. Sukat natin. Nice. So try natin ng nashades. Nox. So next naman tayo. Next naman natin itong cycling jersey na nabili ko. In-order ko siya nung January 3. Dumating siya nung January 6. So, ayan. Ito siya. Then meron pala siyang free na ano, na arm sleeve. Ayan. Buksan natin. Tadaan! Tri-suit pala itong binili ko. Ayan o. Nabili ko to for $899 lang. Locally made to. Maganda yung tela niya tsaka stretchable siya eh, no? So, size small pala tong binili ko. Kasi medyo payat ako. So, sukat natin. So, ito na siya. And sa likod. Meron pala siyang dalawang pocket sa likod. And steam shorts. For $899, very worth the price na siya kasi maganda talaga yung tela niya. Kaya bumili na rin kayo. Lahat pala ng items na i-unbox natin ngayon, ilalagay sa description sa baba yung link. So, i-check nyo na lang doon. Next naman natin guys, yung cleats na binili ko. So, ito siya. In-order ko to nung January 4. Dumating siya nung January 5. So, napakabilis nila i-deliver ito. Ito natin. Ayan o. Wala siyang box, pero meron tong bubble wrap. Binuksan ko na kasi siya eh. So, nawala na yung bubble wrap.
Basta natin. Wow. Ayan siya. Oh. So, ito na siya. Pakita ko yung itsura niya sa inyo. So, ito yung left niya. Ayan. So, ito yung sa ilalim. So, ito naman yung sa right. Ayan. Same lang naman yan. Matte black pala to and size 44 yung kinuha kong size. Ayan. Meron pa siyang foam sa loob. So, tanggalin natin. Ayan. So, at least, kahit wala siyang box, na-preserve yung form ng sapatos, di ba? Hindi siya na-damage sa pagde-deliver. Hindi siya nayupi. So, very nice yung kay seller. And para sa mga newbie na katulad ko, pagdating sa cleat shoes, dahil sa isang taong kong pagbisikleta, ngayon pa lang ako gagamit ng cleat shoes. So, based on my research, ang tawag daw nila dito is BOA laces system or BOA lock. So, it means yung pinakasintas niya is wire. Eto. So, para higpitan siya, kailangan nyo lang ikutin tong knob na to. Ayan. And then, kapag luluwagan nyo naman siya, hilahin nyo lang tong knob na to. Hilahin nyo siya pa ganun. Ayan. So, kapag narinig nyo yung tunog na yun, pwede nyo na siyang luwagan. And then, kapag sisikipan nyo siya ulit, pinditin nyo lang ulit tong knob. And then, ikutin nyo ulit siya para sikipan nyo na. Ayan. Itong cleat shoes pala na nabili ko is dual lock siya. So, pwede siya for RV, pwede rin siyang for MTB. Kasi kung mapapansin nyo, itong ilalim, itong dalawang screw na to, dito nyo ilalagay yung bala ng MTB. And then, itong tatlong butas naman na yan, ito yung bala para sa road bike. Nabili ko pala to for 1,080 pesos. So, sa ganung halaga, para sa akin, worth it na siya. Mukha naman siya matibay. Pero syempre, diba, depende yun sa gagamit. Kung iingatan mo, sigurado ko tatagal sa ito. Tsaka, hindi ka natalo dito sa 1,080 pesos mo. Sulit talaga kasi maganda talaga siya, promise. Kung tatanungin nyo pala kung anong brand to is wala siyang nakalagay na brand. Pero possible kung nag-check kayo ng cleat shoes sa Shopee, sigurado ako meron kayo makita doon. Senda, Tabolu, or Speed. Same quality lang naman to doon sa mga nabanggit ko na brands. Pero ito yung napili ko kasi mas gusto ko yung wala masyadong print. Gusto ko yung minimal lang. So kung gusto niyo yung ganito na plain lang, check nyo na lang yung link sa description sa baba. Next naman natin itong Philips pedal natin. Ito. So meron pa tayong natitira na tatlong i-unbox. So ito yung Philips pedal natin. Naka-bubble wrap siya. Tapos ito yung box niya. So buksan natin. Pakita ko sa inyo yung laman. Wala. Wala siyang laman kasi nakabit ko na yung cleats pedal dito sa MTB ko. So ito siya. Tinesting ko na siya nung isang araw. Pinakabit ko na yung cleats pedal ko and then yung cleats shoes. Tinesting ko na siyang gamitin. So yun, masyado kasi ako na-excite eh. Pero luckily, natuto naman ako agad. Hindi ako sumemplang nung first try ko. Pero actually, twice ko pa lang siya ginagamit eh. Pero more practice pa. So masasanay rin tayo. Kung mapapansin nyo, dito sa isang cleats shoes ko, nakakabit na yung bala niya. Tapos yung isa wala, tinanggal ko lang for the sake of this vlog. Yung laman pala ng box natin is yung cleats pedal, left and right, dalawa yan syempre, mamaya papakita ko sa inyo. And then yung bala, so yung bala ilabas natin, and dito siya sa plastic. Ayan. So ito yung bala ng cleats natin. Ito yung bala niya, ayan. And then yung isa nakakabit na sa cleats shoes natin. And then meron siyang extra na apat na screw. Ayan. And then meron pa siyang kasama nito. So sabi ng tropa ko, dito daw yung nilalagay. Dito siya, pa ganyan. Tsaka mo ilalagay yung bala ng clips. Para magiging ganti yung itsura nyo. Pero sabi ng tropa ko, matagal lang kasing gumagamit ng clips yun eh. So okay lang naman daw kahit hindi na natin nilagay yun. So di ko na nilagay. So ito yung clips pedal natin. Ito yung sa kanan. Ito naman yung sa kaliwa. So pareho lang naman yan. Ang brand pala nito is Racework Race. Yan. Made of carbon and steel siya. So itong itim, carbon yan. And then itong silver, syempre steel yan. So kung makikita nyo dito, merong minus sign tsaka plus sign. So itong butas na to, dito nyo gagamitan ng Allen wrench para luwagan and sikipan para kumapit yung pleats natin. In order ko pala siya nung January 4 and then dumating siya nung January 8. Nabili ko siya for 1,199 lang.
So far, okay naman siyang gamitin. Kailangan mo lang talagang tindahin yung tamang sikip and then yung luwag ng cleats pedal. Tsaka yung tamang positioning ng bala dun sa cleat shoes kung saan ka mas komportable. Once na natimpla mo na yon, so madali na lang siyang gamitin. Next naman natin to, yung Gio na gloves na binili ko. So in order ko to nung January 3, dumating siya nung January 11. So ito siya. Tadaan! Binuksan ko na kasi ito eh, sinuot ko na eh. So ito siya. Medium size pala itong binili ko, yan. And then color black. Sukat natin. So saktong-sakto lang yung medium size sa akin. No? Hindi siya ganun kasigip, hindi siya ganun kaluwag. So ito yung itsura niya. Ayan, meron nakasulat dito na Gio. And then logo dito na G. Ganun din sa kabila. And then dito, ayan, Gio. Ayan. So maganda yung sa palad niya. Ayan o. Walang boot yung dito, tsaka makapit siya. Nabili ko pala ito for 298. So napakaganda niya. Last two. Next naman natin to, itong Rapa Socks na binili ko. In order ko siya nung January 3. Dumating siya nung January 13. For 75 pesos lang. Murang-mura, diba? So, buksan natin. So, ito siya. Puti yung binili ko para train sa jersey ko. Yan. Meron siyang design dito. Yan. Ganun din dito. Then, meron siyang nakalagay na Rapa. Ayan. Rapa. Ganun din sa kabila. Ayan. Nabasa ko pala yung description nito sa Shopee. Yung material na ginamit dito is spandex elastic. Hindi ko alam kung anong material yun eh. Pero kung ano man yun is magandang klase siya. Bukod sa stretchable siya, and hindi siya ganun kanipis, hindi rin siya ganun kakapal. Magandang klase talaga siya. Bango! Ito na yung pinakalas natin, yung shades na binili ko. So, in order ko to nung January 7, dumating siya nung January 13. Wow! So, binili ko is color black. Matte black siya. Then may nakalagay dito 100%. So, tanggalin ko na itong luma kong sheets. Sukat natin. Yes, sir! Ang isa pang kinagandahan dito, meron siyang UV lens. So, para protektado yung mga mata natin sa init at sa araw. Nabili ko pala ito for 285 pesos. Isa pang nagustuhan ko dito kasi yung lens niya is changeable. So, pwede mong palitan itong lens na to. Ito pala yung extra lens na binili ko. So, isang shop lang yung napagbilang ko na itong dalawa na to. Yung kulay pala ng extra lens na binili ko is color silver. Yan siya. Hindi ko pa siya nasusubukang palitan. Tsaka na lang siguro, ito muna yung gagamitin ko. Kung gusto niyo pala ng extra lens, magad lang kayo ng 98 pesos. Marami silang iba't ibang kulay dun. Check nyo na lang dun sa shop. Kung nakatulong tong video na to sa inyo, please do subscribe for our videos and bike ventures. So, yun lang. Peace na ako.